Hello guys, welcome back ulit sa ating channel Stock Play. At ngayon po ay mag-update tayo muli sa mga top trending stocks. And of course, don't forget to subscribe sa ating channel, ano? Then paki-press na rin yung notification bell para palagi po kayong ma-update. So, let's start with SPNEC. Ayan. Then pwede nyo check yung mga previous videos natin kahapon, ano? Excuse me. So for this one, SPNEC, i-check muna natin sa ayan, sa weekly time frame. So for this one is still bearish for me in my opinion. And still pwede pa rin malaglag to dito sa may 0.75. So yung 0.75, so doon po nag-start before yung kanyang price nung listing, ano. Ayan, 2021. And pwedeng malaglag dun guys, ano. Kung titignan natin, we have here series of lower highs and lower lows. So typical pag ganyan yung structure ng mismo candlesticks. Bearish yan, ano, pag ganyan. Then sa daily, so dito naman guys, pwede naman mag-bounce actually kasi ano naman eh. Nasa support naman eh, di ba? So kung magba-bounce, pwedeng mag-retest dito. 0.99, 0.98, okay, basta nasa green box, no? Dito sa area na to. Then yung 200-day moving average natin. So isang ano din to way para ma-determine natin kung bearish ba or bullish yung chart. So for this one, bearish. Ayan. So for now, bearish to, no? SPNEC. Ayan. Then next one is Bell. Since wala naman tayong inad na support tsaka resistance, kaya hindi na tayo mag-save. Then kung meron kayong mga requests, so mag-comment down lang kayo. And yung previous request guys, so siguro mamayang gabi. Ayan, pagka-uwi ko. Bell. So for Bell, Bell guys, nasa support 2.49, and right now nasa 2.48. okay, so tignan po natin, because kung iti-check natin guys yung kanyang next possible support. So, pwede kasi rito yun. May sa area na to. Dito guys. Ayan. So, saan malapit yun? Somewhere here sa 2.15. Pero of course, in between, pwede pa tayo dyang mag-add, ano. Bearish divergence kasi ito eh. Lower high. Okay, tapos, ayan sa may price natin, price action. Higher high, no? So, ayan, sa weekly bearish divergence ang nakikita po natin for Bell. Then sa daily, since oversold, so tingnan natin kung magba-bounce kasi ano naman siya, no? Nasa support na. So yun nga lang, lower ano to eh. Lower high, no? Ayan, no. Lower high. Ayan, pero wala pa naman kasi ano dito. Or na pwede natin sabihin nag-hold pa naman kasi ron sa part na yun, ano. Ayan. So for now, and kung mag-add tayo ng support, so siguro dito malapit sa 2.3. Okay, so dito pwede rito, I think 2.3 in between, ano, kasi kanina nakatingin tayo sa ano eh, sa weekly, ano, 2.3 somewhere here. Ayan, 2.3 guys. Ayan, pagka nalaglag, no, sa may support 200 day. Ayan, so bullish to, pero of course pagka ganitong setup na masyado ng ano eh, so masyado ng mataas to kung bibilin, no, di ba? Ayan, so FOMO na to.
dapat ang bilian pagka breakout, no, dun sa may tinatawag na accumulation phase. Eh ito ano na to eh, malayo na, no. Plus next natin, plus guys. So for plus, still ano pa rin dito, na gold pa rin, ano. And yung target natin, yung pa din naman, if ever na magra-rally, so based sa may ano natin, ayan, sa may mismong pattern, cup and handle, ano. So tingnan natin kung may hit yung 17.83, no. And of course, and syempre, para makita natin yung pinaka overall trend, para iwas ipit. So dito kasi ano eh, over ano na to eh, overbought na, no, overbought. Okay, tapos mukhang divergence. So just in case lang, based sa weekly, pwede tayong malaglag as low as 12. Support to eh, sa May 12, no? Ayan, so pwede rin 12. Okay? So mas ano yun guys, ano? Mas conservative yun. Ayan, kung malalaglag sa May 12, so pwede mag-bounce ng ano dun, malaki, no? Next one is ASEN. So sa weekly, okay, still nasa support. Ayan, no, so support to malapit sa 4.8. Okay, then sa daily, okay, so nasa resistance na. Next rally, pwede dito guys sa 5, no, 5.05, malapit dito. Tingnan natin. Yes, pwede. 200 day. O yan. So medyo maganda yung bounce dito sa may 200 eh, diba? Rally. And right now, eh, tignan natin since nasa resistance kasi, no. So pagka na-reject, so pwede tayo mag-pullback ulit dito at mag-retest malapit dun sa may 200 day moving average. 4.58 at least. Ayan. Next one is ano ba, green. So kay green naman, green June 11. Okay, so for green, laglag na. Ayan, kasi may trend line before pero ala, weak yung kanyang trend line, ano. So sa ngayon, ano muna, so let's wait muna for this one, no? Let's wait muna for this one, pero i-check muna natin sa weekly para ano, mas safe. So based dito, galing sa itaas, overbought. So I think ano, no, ang pinaka ano dito, conservative way, let's ano muna, let's monitor first na malaglag or mag-retest dito guys, ano, 0.21 at least. Ayan, kasi dito nagkaroon ng bounce eh, based sa weekly, ano, kita, ayun, ano, diba, kitang kita 2023, then 2024 nag-bounce 0.21 to 0.24. so ilang percent, isang by percentage ito, okay, from here hanggang dito, so halos 17-18%, no. So for now, medyo ano to, delicates. Ayan, no, so tignan natin, pero ang pinakamalapit na possible support sa daily, 0.225 at least. Ayan, no. Next one is last na to, Meralco. Okay, for now, check natin sa weekly. Ito ang pinaka best way, ano,
i-check muna natin sa weekly chart ay para makita natin yung overall trend ng isang chart. Ayan. So this one kasi hangga't walang breakout eh pwede pa rin tumalaglag dito sa may 260 na to, no? So yung 260 andito yan sa may critical support, major support for Meralco. Ayan. So 260 yun. Then yung ating critical resistance for MER nasa 390 and 391, no? So hangga't walang breakout, of course, pwede pa rin malaglag yan kasi sideways eh. Di ba, pa-bounce-bounce lang siya, guys. Ayan, oh. Di ba? Then, sa daily, check lang natin saglit. So, based dito sa daily, ang support niya malapit sa 347. Ayan. So, basta nasa green box, no? Then, possible mag-retest dito sa Gawiri to 385. Ayan. 200. Okay. So, I think tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa panonood. And see you po sa next video. Bye-bye and God bless.